ito raw si Rodriguez ay maaring gawin na lamang siyang chief of staff. Madalit sabi, pag chief of staff ka, eh, stop na rin. Tigil na. Chief of staff, ha? Mga kaibigan, stop na ang syndicate sa appointment. Kasi pag hindi nila hindi dumaan sa kanya at hindi niya inaaprubahan, ay daig niya pa presidente, mga kaibigan. Siya nasusunod. Walang alam ang presidente and kung sino-sino na itatalaga sa pwesto. Pagka naman meron daw na appoint na dumaan sa presidente at nakita niya, aba eh, palalabasin niya peke yung appointment. Siya magpapalabas sa periodiko. Bakit niya alam ang sistema sa periodiko? Oh, bakit niya alam ang manipulasyon sa periodiko? Eh, ba't di niya malalaman? Eh, talaga naman dating nagtrabaho yan sa periodiko bilang bata ni Celso de Los Angeles, yung namatay na sangkot sa legacy, di ba? Scam sa panahon ni Gloria, bata ni Gloria yun eh. Mga kaibigan eh. Yan pong si Vic Rodriguez, eh humawak ng dyaryo yan, yung kabayan. At saka yung pinipinansyo ni Celso de Los Angeles eh. At saka yung isa pang periodiko. Ha? Oh, eh ngayon, mga kaibigan, eto, tuloy natin ang balita sa online. Ano ho? Online news. Ang sabi ho, si Bersamin nga, eh kapag ka natuloy ang kanyang appointment at nasipa na itong si Vic Rodriguez, eh siya naman ay itatalagang chief of staff. Isang pwesto na non-existent. Ho? Mula pa noong 2008. Wala nang chief of staff eh noong 2008. Eh Beno, yan namang presidente eh. Kita mo, gumawa yan si Digong nyo eh, naglagay Special Assistant to the President. Oh, the most powerful. Yun ang gustong kopyahin ni ano eh, ni Vic Rodriguez eh, di ba? Na kapangyarihan para lahat ng pondo eh masalikop nila. Ano po? Kita ninyo yung pondo ng PCSO? May kumu-question ba dyan? Kunyari, nagtayo ng malasakit center. Nasa na yung malasikwat center na yan? Ha? Eh, dyan ni dinadivert yung pondo ng PCSO. Ha? Katakot-takot na kwarta yan eh, mga kaibigan eh. Sipin mo, dinuplicate ng isang wala naman sa batas na tanggapang pangalan lang, pamagat lang. Gumawa lang ng pamagat. Ha? Kunyari, magmamalasakit daw. Yun pala, yung pondo ang pagmamalasakitan niya para sa kanila. Ano po? kaya nakatakbo si Isko eh. Baka dung galing yung pondo eh. Mga kaibigan eh. O ngayon, yan nga po. Pero sa pinakahuling usap-usapan, itong si Kwan, si Rodriguez, balita gagawing ambassador sa Australia. Kawawa naman yung mga taga-Australian Pilipino pag ito naupo. Mga kaibigan, mag-ingat kayo. Ha? Alam nyo yan eh. Mga kaibigan, sakaling magkatotoo yan. Sabi ng iba, si Rodriguez daw ay gagawing chief of staff considering he practically abolished the post of cabinet secretary which was previously held by Carlo walang kwenta Nograles. Nakasipsip naman ngayon dito, ha? Sa ilalim ng Duterte administration, para siya ang mag-assume ng kapangyarihang yan. Ha? Pero, kung siya magiging chief of staff, malayo na siya rin sa appointment. Hindi na niya kayang magicin yun.
mga kaibigan. Sipin mo, pati na-appoint ng presidente, napapalitan. Ha? Di ho ba? Tapos mga may kaso nalalagay sa pwesto. Mga hindi qualified, mga disqualified. Eh, ito lamang sa immigration eh. O, mga kaibigan, ano tawag nyo dyan? Itong si Juan, may litrato dyan, ha? Nang kopya ng registration ng kumpanya. Oh, eh mukhang marirecall din ang appointment nito pong katatalaga dyan na bata ni Libanan, mga kaibigan. Yang si Tagsi 5, ha? Na inappoint bilang bagong commissioner sa immigration. Eh may mga kaso po pala ito. Eh kahit na alam na natin ang naging papel nito sa panahon ni Marcelino Libanan nung ito'y nakaupo pang commissioner, eh ito ang kwan eh. Tirador dyan sa immigration eh, mga kaibigan, ng visa upon arrival sa mga Bombay na limpak-limpak ang kinitang kwartar yan. Mga kaibigan, bilyones yan. Baka akala ninyo eh, sinasabi ha, eh pagka hindi na-recall itong si Tagsi 5 na ito, alam ba ninyo? Eh malamang, yung asawa ng isang amo niya, mga kaibigan, eh magkamal na naman ng salapi na 1 million isang araw. Baka kala ninyo, ha? Tapos yung kabit, eh meron din. Araw-araw po yun, ha? Deliver. Eh sa kanila lang yun. Oh, eh doon sa boss, magkano? Mga kaibigan, eh bilyon-bilyon ang kinita riyan eh. Oh, sabi ng PMS, diba? Itong Presidential Management Staff na pinamumunuan ni Naida Angping, eh nagba-background check daw sila ng mga i-a-appoint ni BBM. Ha? Eh ganun naman pala. Eh ba't kayo napapalusutan lagi? Meaning to say, merong kamay na gumagalaw, kaya napapalusutan. Wala silang magawa, mga kaibigan. Kaya malamang daw, kaysa hindi, na hindi matuloy ang appointment nito eh. Una, hindi pa ito nakakapanumpa eh. Wala pang out of office ito eh. Itong si Tagsi 5, mabuti naman kung marirecall yan. Tingnan ninyo itong dokumento. Ha? Pakita mo yung dokumento na pina-upload ko kanina dyan. Yan. Ano ibig sabihin yan? Basic info. Eh yan po yung registration yan ng isang travel agency. Oh, ayan, kayo na ang humusga. Oh, sino ang nakalagay na may pangalan? Si Norman Tan 5. Mga kaibigan, kailan yan? 2017 yata yan, kundi tayo nagkakamali. Eh, no, kaugnayan yan travel agency. Aba, eh, nasa immigration siya yan eh. Oh, i-appoint mo, meron siyang travel agency, mga kaibigan. Ano tawag mo ron? Conflict of interest. Kung ikaw ay merong negosyo na pwedeng mapaburan, ha, doon sa pwestong pinaglagyan sa'yo, abay, conflict of interest ang tawag dyan. Ha? Hindi pwede yan. Kamukha nung si Kalida, di ba? Oh, yung nasa COA ngayon. Noong nabulgar na siya may security agency, ano ginawa niya? Pinagbili kunyari, mga kaibigan. Kunya-kunyarian lang yan. Bakit pinagbili niya? Kasi yung security agency nangongontrata sa gobyerno para mag-provide ng security service sa mga government-owned and controlled corporations at
ibang ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, nagagamit niya ang kanyang posisyon para mapaboran, magpayaman habang siya ay nasa pwesto. Ang tawag dyan ay conflict of interest. Pinagbabawal yan sa batas, mga kaibigan. So, malamang, baka hindi matuloy, kaya siguro umiikot na rin ang tumbong nitong si Tagsisinko na ito, mga kaibigan. Ha, na bata ni Marcelino Libanan. Eh, natatandaan nyo yung nangyari doon sa isang ano, sa PPA ba yan? Nagtalaga rin itong si Vic Rodriguez. Oh, Kamag-anak Incorporated pala, yung si Pastrana. Oh, wala rin palang out of office. Oh, kaya dapat ipahold dito ni Justice Secretary Boying Remulla kasi under niya yung DOJ eh. Hindi ba? O yung BI ay nasa ilalim yan, attached agency yan ng Department of Justice. Oh, eh dahil ito si Boying, merong mga kwan eh, merong protege, di ba? Na gusto niyang maitalaga dyan sa BI. At meron pang ibang mga kandidato riyan. Yung isa may kaso rin eh. Marami rin kalokohan ginawa sa immigration eh. Yung si Ledesma, si Roy, mga kaibigan. Oh, ngayon, may nakapending na kaso sa ombudsman. Yan ang balita natin. Ano, libo-libong Chinese, yung isang kandidato dyan na si Ledesma, ang na hindi qualified for recognition ang kanyang pinalusot nung siya ay panandali ang naitalagang commissioner o IC commissioner sa Bureau of Immigration noong 2010 na panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino. At ang naglagay sa kanya ay yan si Paquito Diaz Ochoa, mga kaibigan. Eh, kontrabida eh. Pangalan pa lang, kontrabida na. So, yan po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sarap kumain ng rice, pero can't afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisnis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Pangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, siting. Bakat kayo na ay booking, booking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise. Kahit gusto pa ng rice. Ang kita ay maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling. Mga adik sa pera.
man tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwanta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Pagkat kayo na ay booking, booking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, huling-huling-huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta.